anong ginawa ko, kung ano yung natutunan ko along the way na ginagawa itong negosyo, yun lang yung lagi kong tinuturo sa mga tao. Ako yung trainer na hindi ako nagmo-module. Kumbaga may mga slides ako na galing sa ibang mga trainers din. Parang inaaral ko lang kung paano ibagsak, but not my own experience. Hindi po ako ganun. Kapag nagturo ako, kung may bigay sa akin na module, himay-himayin ko yan. Tanggalin ko yung hindi ko experience. Kung may kulang, ilalagay ko yung experience ko. Yun yung ituturo ko. Kasi ayokong magturo ng hindi ko sariling experience. Yun yung ginagawa ko. Hi, Rasha. Yan. Kaka-inspire ka po talaga, Jen. Yes, thank you sa pag-appreciate. Yan. Okay, sabi ni Sheng, ink is better than think. Yan lagi mong pinapagawa sa amin. Oo, journalism. Diyan din ako na ano. Diyan din ako talaga natuto. Kasi guys, nung yung sponsoring more downlines ang inaaral ko, kahit nasa trabaho ako, sulat ako ng sulat. Babasahin ko siya, tapos isusulat ko. Iro-recall ko siya, isusulat ko. Bakit? Kasi yun yung pinakamadaling way sa akin para matuto. Journalism. So, nagtuloy-tuloy ako guys, yung bahay namin sa Camellia. So, possibly 2024, mapamatatapos yung amortization ng kasi 10 years. Sabi ko sa sarili ko, mag-for good ako ng 2020. Actually, ang pag-for good ko dapat is September 2019, guys. Yun yung plan ko na noon. 2016, nagplano ako. September 2019, dapat makauwi na ako. O, diba? 3 years in advance nagplano ako. So, in-apply ko yung pag-change ng payment terms ko before September 2017. Ginawa kong 2 years lang. And, syempre, yung amortization, tumaas talaga. Naging 33,000 per month instead of 16. And, bakit ako naglakas ng loob na ganun? Kasi po, kumikita na ako sa JC, pagbebenta ng napkin, ng sabon, at yung mga commission ko, dun ko na po nilagay. Doon sa monthly amortization na nagdoble. Okay? So, ayun nga. Success, nabayaran ko siya September 2019. Fully paid. O, diba? Sabi ko, tapos, nakahit ako ng house and lot na incentive sa JC. Yun. Nasabi ko ba, nakahit ako ng kotse year 2016 ng December. On my 23rd month sa JC Premier, nakahit ako ng free car. Yun yung Toyota Vios namin. And then, no, nakahit din ako ng food cart. Umuwi na. Nung 2016, umuwi si Mrs. dito. 2016, I think. Oo. 2016 ng June, umuwi si Mrs. dito. December 2016, naglabas kami ng car. Kasi hindi dito na siya. Siya na nag-drive nun. Actually, siya gumamit nun. And, same month, December 2016, na-hit ko rin yung free food cart. Siomay King. So, tinayo din niya yun sa dito sa Isabela. And, lahat yan guys nangyari sa JC Premier. And, 2017, yun, na-real estate ako. 2018. Year end ng 2018. I think November 2018. Na-hit ko po free house and lot sa JC incentive. Free house and lot. Then, that's the time, wow, ayos to ah. May nakita kaming lote, itong lote na to ngayon. Actually, bakanteng lote to. Wala kaming kapitbahay sa paligid pa. Sa kabila lang meron, isang side lang. May kalsarang pagitan. Pinapahanap ko siya ng lupa, nahanap niya to. Okay, sa tulong lang din ng kapitbahay namin ngayon. And then, binili namin tong lupa pa lang. Na-hit ko house and lot, sabi ko, uy, i-request ko sa office, hindi tayo kukuha sa subdivision o kaya condominium. Magpatayo tayo ng sarili natin. Kasi ang opisina guys ng JC, pagka na-hit mo yung incentive na house and lot, bibigyan ka ng 119,700 pesos as a down payment dun sa house and lot. Kasi kung kukuha sa subdivision, okay? Ganon. And then, after that, i-maintain mo lang yung network mo every makahit ka ng 15 pairs. 30 pairs pala. Every 30 pairs mo, ulit, left and right, 30 sa left, 30 sa right,
may commission ka na 1.5 each spare, iba yon, at bibigyan ka ng 15,000. Okay? So, every 30 pairs, may 15,000 ka, yun yung pangbayad mo sa monthly amortization na kukunin mong house and lot. Alright? 60 times yun. So, kasi ang term niyan, 5 years, mga ganyan. And then, sabi ko, i-request ko sa office, patayo tayo ng sarili nating bahay. Okay, yun, ngayon 15 pairs pwede na yan. 7.5 ang ibibigay. Okay, and sabi ko kay Mrs., gawin natin to. Sabi niya, sige. So, ang ginawa namin, inumpisahan namin tong bahay. Nagsimula lang muna kami sa foundation. Foundation lang muna. Kasi yun lang muna kaya namin. Eh, ambisyoso ako. Gusto ko malaking bahay. Kulang-kulang 200 square meter tong bahay namin. Tapos, nilon ko na. Kasi para makuha mo yung, ano, yung down payment na 119,700, kailangan may maipakita ka na bumili ka ng bahay. Kasi eh, wala naman ako, hindi naman ako bumili sa subdivision. So, ang ginawa ko, nilon ko ngayon itong lote sa rural bank para may katibayan na meron akong pinapatayong bahay. Kasi nandoon sa assessment ng bank eh, na building house and building residential house. So, yun yung ginamit ko para i-claim yung 119. So, nung nakuha ko na yung 119, binayaran ko na yung loan ko kuno sa bank. Although, totoong loan yun, pero hindi naman purpose talaga nakuha ng pera na pampatay dito. Hindi. Yun, para lang makuha ko yung down payment, para may papel lang ako, na may dokumento lang ako na nagpapatay ako ng residential house. So, yun na nga. Yun na yung dinagdag namin dito. Kaya, tumayo yung bahay namin. Siguro, hanggang bintana. Ayan. And syempre, wala naman pera. Ang inaasahan ko lang, yung bonus ko sana sa trabaho. Eh, once a year lang yun eh. Dati, ang bonus ko pinabibili ko ng gitara. Nung dumating na yung point na nagbabahin na kami, yun na lang siguro pupuntahan niya, sabi ko. Gumanda yung takbo ng business. 2018, nagtakpan ulit ako. 2019, nag-top 1 din ako. Ibig sabihin, sa Singapore, gumanda yung income ko dito. E di, gumanda yung income sa business. Sige, tuloy natin yung bahay, tuloy natin yung bahay. Hanggang sa napunta na ng beam, hanggang sa napunta na ng nasa taas na, may flooring na, then, here comes the pandemic. Mag-for good sana ako ng 2019 September. Kaso nga lang, gusto ko patapusin muna itong bahay. Eh, mas malakas ang network ko pag nasa Singapore ako that time. Yun yung akala ko. Kaya sabi ni Mrs., isang kontrata pa. O, isang kontrata pa. Nag-renew ako 2019 September. Ang nirenew sa akin is 1.5 lang kasi yun yung validity ng passport ko that time. And tinaas din yung sweldo ko. Tapos, sabi ko, sige, kayang-kaya yan. Kasi tapos na yung Camellia na binabayaran ko. Wala na akong binabayaran . Tapos, sabi ko, kaya yan hanggang matapos yung kontrata ko, matatapos to. Eh, nag-pandemic. Before pandemic, plinano ko na talaga, uuwi ako February. Bakit? Baka mag-lockdown. It happened. Nag-lockdown. Timing talaga. February 28, umuwi ako. Quarantine ako 14 days. March 13, matatapos quarantine ko. Yun yung dineclare ni Duterte. Ni Pangulong Duterte, na lockdown. Diba? Eksakto. Umuwi ako dito sa bahay namin after ng quarantine ko. Kasi ayokong i-risk family ko that time. Saka syempre nagpapatrabaho kami. Baka mamaya may inuwi akong virus galing Singapore. Diba? Umuwi ako dito. Saktong lockdown. Pinatigil lang ng barangay ang trabaho. Walang bubong tong bahay namin. Gutter lang. Hindi pa tapos. And sabi ko kay Mrs. ko, kumusta? Kumusta yung pinagpapagawa natin? Meron pa ba? Sabi niya, umuwi ka na, wala na. Wala ka naman ang ipapadala kasi andito ko na sa Pilipinas. O, hindi natin maitutuloy ito. Sabi niya. Sabi ko, oo nga, ano? Oo nga, ano? And then, sabi ko, paano na? That time, guys, nag-iisip na yung mga bossing natin na gawing pandemic-proof itong business. March, lockdown. April, lockdown. May, ginawang online franchise. Nung ginawang online franchise to, dun sa tinitirahan namin, nakatira kami sa in-laws ko, guys,
hindi gaano maluwang yung bahay nila. Siyempre, ang dami namin doon. Pasalamat nga ako, binigay sa yung isang room sa amin ni Mrs. Eh. Tapos, wala akong mapwestuhan. Alam niyo kung saan ako pumesto, tabi ng lababo para lang mag-present online itong negosyo. Pag may naguhugas, naririnig yung mga pinggan, kutsara. Pero okay lang, hindi ko ginawang adlang yan para hindi ako makapag-present online ng business. Inaral namin mag-Zoom. Yan, hindi ko rin kabisado dati. Pipresent ako sa Zoom, nagpipresent ako online. Nagtuturo ako online sa mga downlines ko. Maraming ding natuto. Hanggang sa umabot kami ng... Kailan tayo lumipat dito? May. May. Oh, May din lumipat kami dito. Nung lumipat kami dito, guys, may bubong lang tong bahay. Walang tiles. Walang kisame. Walang pintura. At wala pang finishing. Sa labas, wala pang finishing. Lumipat kami dito. Kalikabok dyan, lahat-lahat. Nung lumipat na kami dito, medyo maluwang na bahay namin. Floor mat lang, ginamit namin. Gumawa ako ng sarili kong mesa. Parang office table, ganyan. Nagpakabit ako ng internet, mabagal, ginawan ko ng paraan para bumilis. Kasi kung gusto man, maraming paraan. Tapos, tuloy-tuloy ng kita natin. Guess what? Umabot na ako ng 100,000 per month. Online franchise. Sabi ko, wow, okay na to. Sige, tuloy na natin pagpagawa ulit. June, July, August, September. Yan, umabot na ako ng 100,000, sometimes 80, sometimes 90, 100, 120, 130 isang buwan. November, yan, medyo tapos, lumalaki na lumalaki. December 2020, nilaunch ang Tok Tok. Boom! Nilaunch ang Tok Tok. Eh, nag-YouTube na ako noon. Nag-start na akong mag-YouTube. Sa Singapore pa lang, nag-start na ako noon. November 2018 ata. Nag-start akong nag-YouTube. 1 year ko na nag-YouTube. Ay, hindi pala. Hindi pala, guys. Nag-start pala ako 2019 lang na YouTube. December 2020, 1 year na ako nag-YouTube. First presentation ng Tok Tok. December 9. December 8, I think. In-upload ko yung first presentation ng Tok Tok. 2 oras in-upload ko sa YouTube ko. Nag-generate ng napakadaming nag-avail ng online franchise ng Tok Tok. Guys, umabot ako ng 1,700,000 ang kinita ko buong buwan ng December 2020. Sabi ko, mapapatapos na natin tong bahay natin. Kasi ang tanda ko dito para magkaroon ng tiles sa kasiling, 500,000. Yun ang tanda ko. Hindi, inabot ng kulang-kulang 1 million. Ceiling saka tiles. Saka mga gamit. Kasi naglagay kami ng mga cabinet, kitchen cabinet, mga cabinet sa loob ng kwarto. Nagpa-aircon din kami. Ngayon, 3 na yung aircon ng bahay namin. Dining table. Ang mamahal din pala ng mga yan. No? Siyempre, bumili na rin kami ng TV, bagong ref, di ba? Ayun. 1.5 siguro nagastos namin, including na yung mga appliances. Kasi marami na rin kaming naisip na bilhin. Bakit may pambili na yun? Di ba? Ayun, sabi ko, buti na lang talaga nag-for good ako. Buti na lang talaga ginawa ko tong business na to. Buti na lang talaga hindi ako nagpadala sa mga negativity. Buti na lang hindi ko pinili yung real estate. Naging sales manager po ako sa Singapore ng real estate. Buti na lang hindi ko pinili yun. Kasi kung pinili ko sana yun, nga ako ngayon. Kasi yung kikitain ko doon, baka wala pa sa kalahati ng kinikita ko. Kumpara dito. Kasi itong online franchise business, guys. Weekly, nakukuha ko yung commission, hindi ka gaya sa real estate na. Ala, ilang years na, di ba? Ilang years na, hindi ko pa nakukuha. Kaya good choice talaga ang ginawa ko, guys. And tinuloy-tuloy ko to. Hindi ako nag-open ng ibang business. Kasi yung iba yung ginagawa nila, kapag kumita sila ng malaki, mag-open sila ng panibagong business. Pag kumita, mag-open ng panibagong business, mapupunta dun yung focus. Pag napunta sa focus mo dun sa traditional business mo, mawalan ka ng focus dito sa online franchise business. Eh, hindi ka kikita dito ng malaki.
doon naman sa traditional business, kikita ka ba? Hindi. Ano lang yan? Mababawi ka pa lang doon sa pinuhunan mo. And it will take 2 years na puro negative yan. After 2 years, break even ka lang. 5 years doon ka pa lang kikita. Diba? Kaya nga ang daming nagsasarang traditional business. Kasi hindi nila alam na ganun pala katindi yung traditional business. Kaya ako hindi ako nagtayo ng kahit anong klaseng negosyo. Nag-focus lang ako dito sa online franchise business natin. And February, yan, naglabas tayo ng bagong sakyan, Raptor, sa likod ko. Yan, di ba? Yan. Yun, ganun guys yung naging journey ko dito. Ganun yung nangyari sa akin kung bakit ako nakapag-for good. So yung mga OFW dyan na nanonood, mag-isip ka, ano ba yung pwedeng maging dahilan para makapag-for good ka? Kasi sa akin, ang naging dahilan ko kung bakit ako nakapag-for good, itong online franchise business na ginagawa ko. JC Premier. Nagsimula kami JC Premier, Showmy King, tapos Tok Tok. O, ngayon, may Tok, nagkaroon ng Tok Tok Mall, Tok Tok Wallet, Tok Tok Food. Launching namin March 15. Next week, Tok Tok Food. So, paganda ng pangganda itong negosyo. Kung wala kang ibang naiisip na pwedeng maging dahilan para makapag-for good ka, why not na itry mo itong online franchise business na ginagawa ko. Kasi kung nangyari sa akin, nakapag-for good ako dito at kumikita na ako ng more than yung sweldo ko sa Singapore, partida dito sa Pilipinas, wala akong binabayarang 25,000 na kwarto, na room, para tirhang ko. Okay, hindi ako nagbabayad ng pamasahe, hindi ako bumibili ng mamahaling pagkain. Diba? Kasi mahal ang cost of living sa Singapore, guys. Anong expenses ko dito? Kuryente? Internet? Yun lang. Yun lang. Diba? Oh, lumalabas kayo minsan, nagkukurudo ako. Okay lang. Normal naman yun eh. Diba? Ang importante, may pambili. At ang pinaka-the best dyan, guys, yung time na makasama yung family. Kasi, nasa abroad ka, sinong kasama mo? Sarili mong pamilya. Diba hindi? Diba hindi mo sariling pamilya kasama sa abroad? May anak ka? May asawa ka? Iniwan mo sa Pilipinas? Tatanda ka sa abroad? Alam mo, kahit sabi na lang natin, o kahit kumita ka ng sobrang laki sa abroad, after 20 years, 30 years, babalik ka ng Pilipinas, ang yaman-yaman mo na. Hindi mo na kaya, kahit sobrang dami mong pera, hindi mo kayang bilhin yung time na lumipas na, na dapat kasama mo yung anak mo, kasama mo yung asawa mo. Hindi mo na kayang bilhin yun. Okay? Hindi mo na kayang bilhin yung time na bata pa yung anak mo, nasusubaybayan mo siyang lumaki. Diba? Bata pa yung asawa mo, okay, marami pa kayong pwedeng gawin, kabang bata pa kayo, pero kung uuwi ka, matanda ka na, wala na, ano pa magagawa nyo? Wala na. Diba? I-enjoy mo pa ba buhay mo? Paano? Magbi-beach ka? Babae ka, magbi-beach ka? 55 years old ka, magtutupis ka? Lalaki ka, mamamasyal kayo? Anywhere na gusto nyo? Makakapaglakad ka ba ng malayo? Makakain mo ba lahat ng gusto mong kainin pag matanda ka na? Eh, kumusta naman yung high blood pressure mo? Diba? Uric acid mo, kumusta naman? Diba? So, wala na. Wala nang silbi na marami kang pera kung matanda ka na. Hindi mo na ma-enjoy. So, bakit intayin mong tatanda ka pa? Diba? So, habang ngayong moment na to, o sabi na lang natin, 50 years old ka na, 55 years old ka na, o kung 20 years old ka pa, 22 ka pa, 25 ka pa, o, yun yung the best, diba? Pero kung 55 ka, pwede pa rin yan. Gawin mo na tong online franchise business. Kasi ako nagkaroon ako ng magandang income dito. May time freedom na ako ngayon. In just a span of less than 10 years. 7 years mula nung sinimulan ko. Online tayo ngayon. Yung 7 years ko, pwede mo siyang gawin 3 years lang. Kasi online, pwede ka na mag-aral. Kami noon, nagsisimula kami, hindi kami makapag-aral pagka online eh. Kasi hindi na uso online ngayon. So lahat ng mga nasa abroad, huwag nyo hayaang tumanda kayo sa abroad. Okay? Kasi kahit tatanda kayo sa abroad, pag uwi nyo sa Pilipinas, tigil ang sweldo nyo. Tama? Bakit? Kasi kung sa sweldo lang kayo umasa nung nasa abroad kayo, hindi kayo nang build ng mga pamamaraan para magkaroon kayo ng passive income. Anong income nyo pag uwi nyo dito sa Pilipinas? Wala. Nga kayo. Tama?
So, ang dapat nyong gawin, gumawa kayo ng mga bagay-bagay na nag-build kayo ng passive income. And itong online franchise na ginagawa ko, ginagawa namin, kumikita kami ng active income habang ginagawa namin, at the same time, nakakapag-build kami ng passive income for the future. Okay, actually for me, no, as of now, 7 years yung ginawa to, nagka-online lang 2 years ago, and nakapag-build na ako ng passive income ko. Kahit itigil ko ito, kahit mag-offline ako sa Facebook ko, for sure, meron pa rin akong commission every week. Bakit? Nabuild ko na yung passive income ko dito. Diba? Ganun kaganda itong negosyo na to. Kumikita tayo ng active income at nabibuild natin yung passive income natin. So ako, at the age of 36, I'm 36. Mukhala akong 40. 36 years old pa lamang po ako. Wala din ako nagtatrabaho, wala din ako empleyado. Nasa Pilipinas na po ako, nabubuhay ng matiwasay dahil sa online franchise business na ginagawa ko. At itong online franchise business na to ay para sa lahat. Ano man ang katungkulan mo, ano man ang trabaho mo, saang country ka man naroroon ngayon, pwedeng-pwede sa'yo to. Kung ilang taong ka man ngayon, pwedeng-pwede pa rin para sa'yo to. Kung seaman ka man, engineer ka man, nurse ka man, doctor ka man, or kahit anong trabaho mo abroad, pwede ka dito, domestic helper, ano pa ba, merchandiser, driver, lahat, pwedeng-pwede ka dito. Umpisahan mo na ngayon. Habang nandiyan ka pa, habang may sinesweldo ka pa, habang meron ka pang gagamitin pampuhunan, 17888 lang isang account. Oo, zero knowledge ka dito. Okay lang yan. Bakit? Tuturuan ka naman namin eh. True online yung pagtuturo namin sa'yo. Kahit ano pa pagkatao mo, pwedeng-pwede ka ditong matuto. Magsimula ka muna sa isang account, tapos padami na yung, pag naintindihan mo itong negosyo, dadami na rin yung account mo, kagaya namin, dumami yung account namin, kaya lumalaki yung income namin. Ang pinakamaganda dito, makasama mo yung mga mahal mo sa buhay. 2 years from now, pagka mag-avail ka ngayon ng online franchise, matututo ka, first year mo matututo ka, gagaling ka, second year mo magaling ka na, third year kahit mag-for good ka na, bakit? Di natin alam. Baka mas malaki na yung kinikita mo dito sa online franchise kaysa sa sweldo mo dyan after 2 years. Kung seseryosohin mo tong gagawin. O di uwi ka na ngayon. Dito sa Pilipinas, makakasama na mahal mo sa buhay. Tama? Hindi ka na ma-stress sa trabaho. Gigising ka na rin pagkatapos mong matulog, kagaya ko. Diba? And, masusubaybayan mo ng lalaki yung mga mahal mo sa buhay dito. Kung may anak kang maliit pa, yun. Masusubaybayan mo na siyang lumaki. Okay, kung may asawa kang iniwan dito sa Pilipinas, makakasama mo na siya. Mae-enjoy niyo na ang buhay. Mae-enjoy mo na ang buhay. Okay, hindi wala ka ng trabaho pero kumikita ka ng weekly dito sa online franchise business. At darating yung time, habang tumatagal, palaki ng palaki yung time mo, yung income mo dito, darating yung time kahit hindi mo na 'to gawin, tuloy-tuloy pa rin yung income mo. 'Di ba ang sayang buhay? 'Di ba napakasaya? Kailan mo ba gustong makamit yung masayang buhay? Kailan mo gustong umpisan? Alam nyo yung iba, iniisip kasi nila, 2 years pa bago ko makuha yung malaking income, ang tagal naman. Eh, kailan mo gustong umpisan? Kasi kung after 2 years, hindi mo inumpisan, eh ganun din, after 2 years, magsisimula ka, panibagong another 2 years na naman. Diba? So, habang pinapatagal mo, yung pag-umpisa mo dito sa online franchise business, mas tumatagal yung chance mong makapag-for good. Na magkaroon ng time sa time freedom. 'Di ba? So kailan mo sisimulan? Lahat po tayo nagsimula sa maliit. Sabi ko nga sa inyo kanina, kwento ko kanina, 'di ba? Nagsimula rin ako sa maliit. Ilang buwan akong hindi kumikita dati. Pero tinuloy-tuloy ko lang siya, inaral ko siya, sinipagan ko, ginalingan ko kaya ako nagkaroon ng magandang resulta. Hindi ako yung pinakamagandang may pinakamagandang resulta sa kumpanya. Hindi. Last 2021 nga ako lang yung pang 36 ako. Sa mga kumita na malaki. So, yung pang 35, mas malaki ginita sa akin, lalo na yung 1 to 10, di ba? So, ganun kaganda itong negosyo natin. So, yung kung ano yung meron ako ngayon, kayang-kaya mo rin higitan ito kung mas masipag ka, mas madiskarte ka sa akin. Okay, so ang haba na ng video natin, isang oras na nata. Ayan. Sorry guys for the long story, pero I hope na-inspire ko kayo. Okay, kung na-inspire kita, pwede mo pong i-share ito sa OFW na kakilala mo. O kahit hindi OFW, kung laging walang time freedom, sa sweldo lang umaasa, i-share nyo tong video na to sa kanila para mapanood nila, para ma-inspire po natin sila.
Okay, so with that, thank you so much everyone. I hope mas marami pang OFW ang matulungan natin dito sa online franchise business natin. Hindi lang OFW, kahit mga locally employed dito sa Pilipinas para magkaroon tayo ng time and financial freedom at para makuha natin yung mga pangarap natin sa buhay. Okay? Ayan guys. Bye everyone. Have a good day. Sa mga gusto mag-umpla sana ng online franchise na ako direct ang kakilala, pwede nyo na pong i-message ngayon. Huwag nyo nang patagalin. Huwag mo nang patagalin. Huwag nyo pang hinayangan yung 17888. Para umpisa nyo itong negosyo na to. Ang panghinayangan nyo is yung oras, yung time, yung mga araw, yung mga years na lumilipas na malayo kayo sa inyong mga pamilya.